Hello po mga ka-sewers! Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Welcome po ulit sa aking channel. At kung kayo bago lang din sa aking channel, ako po si Amelita Anniversario. Nagtuturo po ako ng mga video sewing tutorial. At huwag nyo rin po sanang kalimutan ang mag-subscribe, comment, like, and share. At pakiclick na rin po ang notification bell para ma-notify po kayo sa aking susunod na vlog. So, anong ituturo natin ngayon? Ang ituturo natin ngayon ay kung paano ang gumawa ng wax scallop curtain. Okay, so let's start! Okay, so una ito ang kailangan nating tela. May sukat na 29 inches by 40 inches. Ayan, ngayon, fold natin ito ng isang beses. Pagkatapos niyan, magmamark naman tayo dito ng 9 inches. Dito naman sa taas, magmamark tayo ng 4 inches. Ngayon, gawa tayo ng straight line sa mga minarkahan natin. At dito naman sa baba ay curve line. Pwede tayong gumamit ng hip curve ruler. Pagkatapos niyan, guntingin na po natin. Okay, ito na yung ating nakat. I-edging lang po natin sa lahat ng gilid. Kung wala po kayong edging, pwede naman pong i-double fold nyo. Tapos takiin. Ngayon, pagkatapos na edging, i-fold lang din natin ng isang beses. Tapos tahiin natin dito sa bottom part at upper part lang. Okay, ngayon, ito na po yung ating na-i-edging. Ngayon, dito sa part na to, susukatan natin siya. Susukatan natin ito ng 2 inches. Pagkatapos niyan, sukatan naman natin ng 5 inches. Tapos, aatras tayo ng 1 inch. Yan. Ganun ulit. Another 5 inches. Mamark tayo another 5 inches. Tapos, atras ng 1 inch. Gawin lang itong prosesong to hanggang sa dulo. Okay, ngayon, tutupiin natin ito. Mula dun sa 2 inches na sinukat, i-fold natin dun sa may 1 inch na patras. Lagyan natin ng pins. Ayan, ngayon, next ulit yung next na mark. I-fold ulit natin. Ganyan. Hanggang sa 1 inch ulit na patras.
ingat lang para hindi tayo matusok ng pins. Ganun lang din, same procedure, fold-fold lang din hanggang sa matapos. Ayan, natapos na natin. Mayroon siyang 5 folds. Ngayon, gawin naman natin dito sa kabila. Same procedure lang din. Ayan, pagkatapos na nating maipins, tahian naman natin dito sa may gilid. Ayan, nakatapos na tayo ng isa. Ngayon, gumawa pa kayo ng isa pang printed at tatlong plain colors. Okay, ngayon gagawin naman natin yung swag na part. Ito yung nasa dalawang gilid na nung kurtina. Susukatan natin dito sa may upper right corner ng 15 inches. Bali, ito dalawang tela na may size na 28 by 30 inches. Dalawa siya para kabilaan na. Wrong side facing wrong side. Ayan. Ngayon, lilinyahan na natin. Mula dun sa minarkahan na 15 inches, papunta sa dulo ng 28 inches. Tapos, ikat na natin ito. Yan na, pagkatapos natin ikat, susukatan ulit natin ito. At bago nga pala yan, kuha muna tayo ng satin fabric o yung plain color. Ayan, yung tamang-tamang kasukat lang din nitong printed color. May pasobra siya ng konti. Ito ay may lapad na 6 inches. Ngayon, ipapatong natin ito dito sa may printed. Yan. Right side ng printed fabric facing the right side of plain fabric. Tatahiin natin yung gilid. Pagkatapos yan, i-top stitch natin. Ngayon, tahiin natin dito sa may gilid ng plain. Nakalimutan pala natin tinahian kanina. Tahian lang natin siya, i-fold ng isang beses. Pwede namang bago nyo ilagay sa may printed na fabric, tahiin muna nyo yung gilid. Ngayon, ang susunod naman ay i-fold na natin ito ng ganyan. Ayan, tapos itahi na natin. Ayan, tapos na. Ngayon, guntingin natin yung mga sobrang tela. Tapos, i-overlock natin dito sa may gilid niya. Kung wala po kayong overlock, pwede nyo pong itupilang ulit ng dalawang beses. Tsaka tahiin. Okay, ito na yung na-overlock natin. Ayan, ngayon pwede na nating sukatan ulit ito. Dito sa may gilid, susukatan natin yan ng 1.78 inches. Ito po ang 1.78 inches. Ayan po. Susukatan natin yan, ganyan ang mga distance hanggang sa dulo sa taas. Ngayon, itupin na natin ito. Mula sa pangalawang mark, i-fold natin ganyan.
Pagkasisecure ulit natin ng pins. Ang susunod naman ay bibilang tayo sa pangatlong mark. 1, 2, 3. Kunin natin yon at ilagay natin dun sa unang marka. Ayan. Tutupi-tupi lang natin ganyan. Lagyan ulit natin ng pins. Gawin nyo ulit hanggang sa matapos yung pangalawang mark. Kukunin nyo tapos i-fold nyo. Okay, so ayan. Pagkatapos nating malagyan ng mga pins, tahiin natin dito sa may gilid. Ayan. Okay, yan. Tapos na. Ginawa ko na rin yung isa na pares niya. Ayan. Ganyan siya. Pwede nyo rin itong plansyahin para mas flat yung labas niya. Ayan. So, ganyan na siya. Ngayon, ganito naman ang pag-assemble. Una, yung swag na nasa left side. Tapos, kuha tayo ng plane. Ipatong natin doon. Yung sa kalahati lang niya. Tapos, kukuha tayo ng isang printed. Lagyan naman natin ganyan. Tapos yung satin, nasa ilalim siya ng printed. Tapos kukuha ulit tayo ng isang plain, ipapatong din natin sa kapareha niya. Ipapailalim natin, nabulol ako. Ipapailalim natin ulit yung printed. Ayan. Tapos kuha ulit tayo ng isang printed. Ayan, patong natin. Tapos ipailalim ulit natin yung plain. Ayan. Tapos ikuha ulit tayo ng plain. Ipatong natin na ganyan. Tapos yung printed. Tapos ganyan na siya. Ayan. Ibaba ko para mas makita. Okay, yan siya. Ganyan nyo siya tatahiin. Yan. Ay, itong isang printed, nakalimutang ipailalim. Dapat ipailalim ito. Dito sa may plain. Yan, ganyan. Ayan siya. Ngayon, tahiin natin yan sa gilid niya. Okay, tatahian natin ito ng 1/2 seam allowance. Ito na yung nasa left side na swag. Yan, ikabit natin ganyan. Ngayon, kukuha tayo ng plain. Plain color. Ipatong natin. Yan, at least sa may kalahati. Yan, ganyan. Tapos tahin natin. Yan, medyo may kahirapan lang po talaga yung paggawa ng kurtinang ito. Matrabaho, kaya tiyaga lang po talaga. Pagkatapos na may tahin na ganyan, kumuha tayo ng printed na scallop. I-check lang din natin kung tamang side ba yung ikinakabit natin. Ayan, tahiin ulit. Ngayon, kunin natin yung plain. Ayan, sa ilalim nung printed.
Yan, dinaan natin sa ilalim. Ngayon, kakabitan natin ng isang scallop na plain. Baliktad pa yata yung nailagay ko. Ayan, okay na siya. Itahin natin. Okay. Ngayon, kunin na naman natin yung printed sa ilalim ng plain. Ayan, tapos ipatong natin ang isa pang printed. Ganyan siya. Itahi ulit. Pagkatapos niyan, kunin natin sa ilalim ulit yung plain. At ipatong naman natin yung panibagong plain na scallop. Itahi ulit. Ngayon, kunin naman natin yung printed. Ayan. Itahin natin ito. Yan na yung huli. Tapos, ito ng huling plain color. Idugtong na natin. Ayan. Idugtong natin ng konti. Tapos, ilagay natin sa ilalim yung pangalawang swag na mailalagay sa right side. Ayan, ganyan siya. Ito na yung ating tinahi. Itatabi muna natin ito. At gagawa muna tayo ng kurtina niya, yung mahaba. Ito ay dalawang pirasong plain at dalawang pirasong printed. Kunin muna natin yung isang pirasong satin na plain at kunin naman natin yung isang piraso na printed. Pagsasamahin natin ito. Yan, pagtapatin lang po natin na ganyan, tapos tahiin natin dito sa gilid. Ayan, pagkatapos nyan, tahiin naman natin yung bawat gilid ng kurtina. I-fold natin dito sa gilid ng dalawang beses, 1/2 inch. At tahiin po natin. Okay, pagkatapos nyan, yung tinahian pala natin dito sa gitna, yung pinagdugtong natin, pwede nating i-edging ito. Kung wala kayong edging machine, i-fold nyo na lang ng dalawang beses. Tapos, itahi nyo. I-edging ko lang muna ito. Ngayon, ang tahian naman natin ay itong sa may bandang baba. Yung bottom part niya, i-fold lang natin ng 1 inch dalawang beses. Ngayon, dito sa may upper part, i-fold naman natin ng 1/2 inch, 2 times din. Ngayon, ito naman, i-shearing natin ito. Wala po akong shearing foot, kaya i-fold ko lang siya ng maliliit. Huwag naman masyadong magkakalapit. Bali, ang kalalabasan niya ay yung kalahati ng kurtina, kalahati ng 58 inches. Bali, 29 inches yung sukat pagkatapos ma-shearing. Okay, ngayon, pagsamahin na natin yung set ng scallops at yung kurtina niya na mahaba. Ngayon, tignan natin yung gitna nito.
Okay, so ito yung gitna niya. Lagyan natin ng clip para may mark tayo. Ayan. Ngayon, kunin na natin yung kurtina. Ito. Yung mahabang kurtina. Ilapat muna natin ganyan. Paipit natin sa makina. Tapos, ilagay na natin yung scallop. Ayan, i-check-check nyo ulit. Double-check lang kung tama ba yung inilalapat nyo. Kasi ang hirap po talaga magtastas. Ayan, kunin natin yung dulo ng kurtina. Ilagay natin dun sa gitna na minarkahan natin. Para makapag-adjust tayo kung maluwag man yung ating ikakabit, pwede natin i-adjust. I-shearing lang po natin kung mahaba pa rin yung kurtina, pwede din naman yon para maging eksakto siya. Tapos tahiin na natin ito. Tahian natin ng 1/2 inch seam allowance. Pagkatapos niyan, pag nailagay na natin, kunin naman natin yung isa na pares niya. Ayan, ilagay naman natin dito sa ilalim. Kabit din natin ito. Kunin ulit natin yung parehong dulo ng kurtina at pagtabihin natin ganyan para makapag-adjust ulit po tayo. Okay, so yan, tapos na natin. Gawan naman natin yung suksukan ng kurtina. Kuha po tayo ng tela. Ito ay may sukat na 60 inches by 6 inches. Ayan. Tahian na rin dito sa may gilid. Ayan, may 1 1/2 seam allowance. Dalawang beses tinupi. Tapos, i-edging nyo na rin yung gilid. Kung wala po kayong edging, itupin nyo po ng dalawang beses. At tahiin. Okay, ngayon, yung sa part na walang edging, yun po yung pagkakabitan natin ng kurtina. Ayan. Itahi na natin dito yung kurtina. Konti na lang, mabubuo na natin ito. Kunin ulit natin yung dulo nito. At yung dulo nung kurtina. Yan, pagharapin na natin. Para hindi tayo mabitin. Para pwede pa natin i-adjust. Tapos tahiin na natin ulit. Ayan, ngayon tahiin natin dito sa may edging natin na part. Nakalimutan kong tinupi kanina, kaya itupi ko ngayon. Tupihin lang siya ng isang beses. Ayan, nasa last part na po tayo. Ngayon, ito, i-fold na natin ganyan. Ayan, tapos itahin na natin. Ito yung nagsisilbing pasukan na ng rod. Dahan-dahan nating itahi ito. Kailangan ding siguraduhin yung nasa ilalim. Ipailalim yung ganyan para hindi kainin ng makina, hindi maisama. Kasi may possible po talaga na isasama. Tsaka nyo dahan-dahang itahi. Ayan, ipailalim lang po. Okay, ayan. Tapos na po natin yung scallop curtain. Subukan na po natin ito. Ayan na po ang kinalabasan ng ating ginawa. Simple lang po siya, pero maganda siyang tignan. Magaan lang din po. At sana ay nasundan niyo po ang aking instructions. Comment lang po kung mayroon po kayong gustong tanungin. Maraming salamat po sa pagsubaybay at sa mga hindi pa po naka-subscribe sa akin, please.
i-subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking susunod na mga vlogs. Maraming maraming salamat!